A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is good all the time. Amen. He is good all the time. Praise the Lord. God is good. Totoo yan. All the time. God is good. God is good. Praise the Lord. All the time. Amen. Thank you, Lord. God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting Live dito sa Jesus Comfy Church. Monday to Friday, 7 p.m. hanggang alas 8 ng gabi. O si Pastor pa mapagpalang gabi sa atin. Yeah, praise the Lord. Binabati namin kayo, mga kapatid natin. Thank you for joining us on our digital evangelism. Sa mga nag-share, ang dami mo ng blessing kay Lord. Pass the blessing, ika nga. Pass the word, pass this live video. Pakishare po at pakitag yung mga mahal natin sa buhay. Let them hear the grace of God. Salamat sa Panginoon. Good evening, Sister Arlene, Sis Michelle, Sis Novi, Mira Santonia. Good evening sa inyo. Hello sa iyo, Mel, Sister Patricia Arca, Kuya RJ. Hello sa iyo, Princess. Good evening sa mga kapatid natin. Thank you, Mami Beng, Mami Jo. Good evening po sa inyo, Melody and Joy Padjo, Mami Ading, Daddy Mulong. Isa na namang pagpapala araw binigay sa atin ng Lord sa ating OPM. Praise God! Ayan, good evening Sister Carla Millay, Sister Lina Sarno. Hello po Sister Lines. Good evening sa ating mga kapatid, Leonie Rose. Good evening Sister Yayay Austral. Tita Nida, Tita Reni, Kuya Renan Reyes, Erlinda Manala, thank you Jesus for joining us. Kung kayo first time, pakitype dyan, new blessing. Good evening sa inyo, Brother Janlo, Brother Huge, and Sister Maricel. Excited kami, makita kayong muli sa ating OPM. Abby Cheng, good evening. Lorelei Pa, magandang gabi. Sister Sherry Clarion. Brother John Art, Sis Winnie, God bless you, God bless you. Sister Cynthia Oleta. Ayan, binabati natin yung mga kapatid natin. Thank you for just praying for us and patuloy tayong pinalalakas ng Panginoon. Patuloy tayong humingi ng gabay sa Kanya sa ating gawain at hingi natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Samahan niyo po kami tonight. Let us pray to the Lord and ask His guidance. Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri, niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon. Sa iyo po ang kadakilaan, kapangyarihan, sa iyo ang karangalan, sapagkat ang lahat ay nasa isa iyo, Panginoon, ang nasa langit at nasa lupa. Ikaw nagbibigay ng kalakasan at katagumpayan. Maraming salamat. Tonight, Lord, we ask your presence. In the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, we invite you, Father. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa gawain ito. Ang presensya mo, maranasan namin, nasa tahanan man kami, nasa biyahe, nagne-negosyo. Lasan mo kami, Lord, let us experience your presence, your power, your peace. Salamat po sa patuloy na grasya, ipinagkakaloob mo sa aming mga buhay. Kaya kami, Lord, nananatiling nakatayo. Sa gitna ng mga pagsubok, pandemya, problema, nananatiling naglilingkod sa iyo. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat po ng ginagawa mo sa aming buhay at mga gagawin mo pa in advance. We praise you. Salamat tonight, Lord. We pray for your mighty presence, mighty works in our lives. Magpapagaling ka po. Magbibigay ka ng kagalakan, kapayapaan sa aming mga buhay. Bibigyan mo ng mga aliw, mga nagdadalamhati. Panginoon, ikaw ang Diyos na patuloy nakikilos at sa lahat ng mga pangyayari ay upang kami mapalapit lalo sa iyo. Draw people to you, Lord Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging instrumento na marami pang tao ang makarinig patungkol sa iyo. Tulungan niyo mo kami makibahagi sa pagpapalaganap ng iyong magandang balita at pagpapalawak ng iyong kaharian. Sa tulong ng Banal na Espiritu, Panginoon, puspusin niyo po kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Sa gayon, Lord, lahat ng maririnig namin, maging sa mga awitin,
ito'y magbibigay sa amin ng kalakasan, gabay, at ito'y magiging pagpapala sa aming lahat. Lord, we pray for brothers and sisters joining us tonight. Salamat, Lord, for a special blessing sa mga committed sa oras, sa mga laging nandyan, para makinig, para matuto sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid, bawat isa, and even for the team replays, Panginoon, salamat po. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, pagsamba at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Praise the Lord! Welcome again! Good evening po! Kung kakapasok po pa lang, wini-welcome ka namin dito sa OPM Online Prayer Meeting Live dito sa Jesus Coffee Church. Ako si Pastor Ruban, mapagpalang gabi sa inyo, mga first time. Pakitype dyan, new blessing. Hello sa iyo, Brother Dingo, Kuya G-Boy. Good evening, minabati natin, Sister Veronica Casimiro. Ayan, good evening, Sister Cynthia Oleta, Mami Lina, Daddy Frank, Pastor John, good evening. Praise the Lord sa buhay mo. Sis Ninang Amor, LVR Shaga, Lina Maulawin. Sino pa mga kasama natin dyan? Sister Ash, Crystal Karen. Salamat sa Lord. Sister Josie Nogoy, Babylin Calub Castro. Samahan niyo po kami. Kung kakapasok po pala, katapos lang natin mag-pray, papunta na tayo doon sa ating awitin. Ang pamagat nito, Hanggang Huli. Yan, salamat sa Diyos. Pakipost yung lyrics natin dyan. Hanggang huli, maglilingkod, magpupuri tayo sa Panginoon. Amen? Hanggang maging huling hininga natin, matagpuan tayong tapat sa ating Panginoon. Good evening, Tita Lorna Abelino. Good evening, Celine Rovilios and Nidla Hops. Yes, praise the Lord. Good evening, Kuya Sen, Ate Rica, Brother Oscar, Corsiga. Praise the Lord sa buhay ng bawat isa. Handa na natin ang ating mga puso sa pag-awit sa Panginoon. Magpuri tayo. Tingin natin ang kanyang grasya sa ating mga buhay. Good evening po, si Raymart Cabrera, Ate Erliza Rusi. Good evening, Ate. Ate Riza, Ate Erliza, Kuya June, mga kapatid natin sa Middle East, Sister Riz Encarnacion. Salamat, Corsiga, Ilagan, Faustina de la Cruz. Nasaan man po kayo, paki-sabi na lang dyan, shoutout and comment yung mga kapatid natin if they're first time. Daddy Bulong, binabati natin mga kapatid natin sa J Coffee Canada. Praise the Lord! Ayan, salamat po sa inyong pagsama. Kahit maagang maaga, praise the Lord sa buhay niyo, Brother Twini, Sister Joseph, sa inyong anak, si Twini Jovan, Kuya TG, God bless you. Kay Sister Charity, Pastor Ray, salamat sa Panginoon. Brother Roy and Sister Ara Limping, God bless you, God bless you. And si Sister Loreng, mga taga Batangas, Brother Mando, good evening kuya. Si Brother Pure, praise the Lord, samahan niyo kami. Umawit tayo sa Panginoon hanggang huli. Magpuri. Matagpuan tayong tapat ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Come on, let's sing this worship song to Jesus. We worship you, Lord. Salamat po, Panginoon, for your sustaining grace. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ano man ang pinagdadaanan, patuloy na aawit ng pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Sa gitna ng kahirapan, ikaw ay pasasalamatan. Sinabi mo, hindi iiwan, hindi ako pababayaan. Pait ng buhay man aking danasin, patuloy kang dadakilain. Anuman na maging suliranin, kagandahang loob ay sapat pa rin. Your grace, aawitin pa rin
siya ay nararapat. Papurihan at pasalamat. Thank you, Lord. Masaktan man sa laban ng buhay, ikaw ang aking kalakasan. Maghintay tayo sa Panginoon. Taas kamay, maghihintay ang buhay ko sa iyo aalay. Maglilingkod hanggang ng mga problema, salamat sa grasya ng Diyos, patuloy tayo nakapagpupuri sa Kanya. Kung ikaw yun, nararanasan mo pagpapala ang kagandahang loob ng Diyos, pakitay dyan, praise God for His grace. Ayan, salamat po. Kung kakapasok mo pa lang, we welcome you to OPM Online Prayer Meeting Live dito sa Jesus Coffee Church. Mondays to Fridays tayo, 7 p.m. to 8 p.m.
live na live ako si Pastor Roba, mapagpalang gabi sa mga first time natin. Pakitype dyan, new blessings. Ayan, salamat sa Lord. Sister Carla, good evening Brother Manuin. Ayan, praise God. Salamat sa Diyos, Brother Jesus Magay, Brother Sister Helen Regala, Sister Tess Gomez, konbawa sa mga kapatid natin sa Japan. Mami Kylie, Sister Ethel, Rock Padasay, good evening po. Salamat sa Panginoon. Sister Chema, the Divas, good evening. Sister Gina, Brother Willie. Ayan, binabati natin mga kapatid natin. Sister Grace, Brother Randy, sino pa nandyan? Paki-comment yung mga first time. Brother Jeffrey! Ayan, Brother Jeffrey Hernandez, Kuya Jeff, Mami Mercy, Lola, si Brother Henry, si kanyang Kuya JP. Ayan, salamat sa Lord. Salamat sa mga pastor, Sister Cel de los Santos. God bless you. Salamat sa mga stars natin. Praise God. Ayan, Ate Ruth, good evening po. Si Lee Torena, Quaresma, mga kapatid natin sa China. Ang mga Kristiyano dyan, talagang nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Ninong Soylon, Ninang Ellen, good evening, praise God, salamat. Binabati din natin mga international church natin, Chicago, Canada, California, Macau, Japan, Thailand, praise God, hallelujah sa buhay ninyo. Brother Rebel, Sister Kate, Sister Angel, God bless you sa mga kapatid natin sa J. Comfy, Greece. Pastor Bong, Pastor Josephine, hello po Sister Ching Gonzalez, pagpalain tayo ng Panginoon. Maya-maya na tayo sa Word of God, comfy break muna tayo. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Para sa ating comfy break question, huhulaan po kung saan verse ito matatagpuan. Siguro yung iba madali lang kasi ginugugil lang ito eh. Pero ang sabi rito, purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang isang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. It was a letter of Paul to Timothy in chapter 1, 1 Timothy chapter 1, verse 17. Ito po ay pagkilala dun sa habag ng Panginoon sa buhay natin. Kung ikaw ay kinahabagan ka ng Lord, what is mercy? Mercy is not punishing us for the sins na consequence ng mga ginawa natin, yung mga parusa, yung mga kahirapan, yung mga sakit na dapat tayo ay meron, pero inalis ng Panginoon yun dahil nahabag siya sa atin. Yung punishment sa ating sin ay wala na sapagkat meron ng mercy ang Panginoon. At yung mercy ng Panginoon ay nasa ating Panginoon Jesucristo. Siyempre, kung tinanggap mo si Jesus, araw-araw ka nakakatanggap ng habag ng Diyos, and God is merciful to all men. Kaya patuloy po tayo kung tayo ay nakakaramdam at nararanasan natin ang habag ng Panginoon sa buhay natin, ang awa ng Diyos. It is a reason for us to praise and worship God. It is a reason for us to honor and glorify His name through our lives. Amen? Praise the Lord. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Iyan, salamat sa habag ng Diyos sa ating buhay. Napakarami ng mga kaso ng COVID-19, but we believe God is continuing to protect us, to heal us, to strengthen us. Hindi pa natin nakikita ang virus, pero may Diyos na hindi rin nakikita, pero siya ang nagpo-protect sa ating mga buhay. Amen! Praise the Lord! Magpuri tayo sa Diyos. Good evening po sa ating mga kapatid. Kung kakapasok mo pa lang, welcome ka namin dito sa OPM Online Premiering, live na live dito sa Jesus Comfy Church, Mondays to Fridays, alas 7 hanggang alas 8. Stay tuned ka lang, mabe-bless ka ng salita ng Panginoon. Good evening po sa mga first time, pakita dyan yung blessing. Hello po, Tita Susan Salcedo. Praise the Lord sa inyong buhay, Sister Noemi. Hello sa aking cousin. Hello, Bonsai. God bless you. We love you. Si
Sister Vilma de la Cruz, Brother John Oleta, good evening po sa inyo. Sister Mercel Tamboong, good evening. Praise the Lord, God is our comfort, God is our healing. Kaya patuloy natin na naiisi na tayo po ay mapalapit sa Diyos. Pero alam nyo, sa mga pangyayari sa buhay natin, we all know na itong mga bagay na ito is to draw us closer to Him. Naniniwala ako na lahat ng mga pangyayari ginagamit ng Panginoon para mapalapit tayo sa Kanya. And whatever it is, maaaring ito man ay mahirap na pangyayari, lalo tayong pinapalapit ng Diyos. May magandang plano ang ating Panginoon. Praise the Lord! Praise God! Yeah, salamat sa Diyos, Brother Al Santos. New blessing! Ready na po tayo. Buksan natin ang ating mga Bible sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 hanggang 2. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 hanggang 2. Ayan. At habang binubuksan nyo yung Bible nyo, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa ating mga faithful kingdom partners. God bless you, God bless you. Pagpalain ng Diyos ang iyong gawa, ang mga kamay ninyo, ang business ninyo, ang iyong mga trabaho, and even all the things that you do will give glory to God so you can continue to be a blessing sa kanyang gawain. Salamat po sa inyong Ministry of Giving. Salamat sa patuloy na support sa mga stars, sa Gika, sa video. Praise the Lord sa mga buhay natin. Pagpalain po kayo ng Diyos. And if God has blessed you, God has healed you, God has touched you, God wants you to give back to Him His Word. Because yun po yung gagamitin niya para tayo ay lalong mapagpala at maging pagpapala din sa mga tao. Ayan, kaya buksan natin ang ating mga Bible in 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 2. Sabay-sabay po, kung may Bible ka, pakitype dyan. I am ready. Praise God. Chapter 1, chapter 8, verse 1 and 2. I'm reading in the Amplified Bible. Verse 1 says, "Now, brothers and sisters, we want to tell you that about the grace of God, which has been evident in the churches of Macedonia, awakening in them a longing to contribute. For during an ordeal of severe distress, their abundant joy and deep poverty together overflowed in the wealth of their lavish generosity." Manalangin tayo. Father, we thank and bless your name by the power of your Holy Spirit. In the name of Jesus, Lord, speak to our hearts, every one of us. We will listen to you, Father. Teach us truths, your ways. So, tulungan niyo po kami, Lord, na isuko ang aming mga puso sa iyo, sa iyong salita, at sa iyong kalooban. Salamat po tonight, Lord, we ask of your powerful presence to move in our hearts, turn our hearts to your commands, Father, na yung salita mo nanaisin po namin sundin, na yung salita mo nanaisin namin na maging buhay. Salamat po, Panginoon, at sa pamamagitan ng aming pagsunod, dito po mag-aagos, dito po, Lord, dadaloy, magsisimula ang mga pagpapala mo sa aming mga buhay. And Lord, we thank you. We receive that, Father. We pray that you speak to us and your presence be with us. In Jesus' name we pray. We receive. Sabay-sabay. Amen. Amen. Praise the Lord. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. We welcome namin kayo dito sa OPM Online Prayer Meeting Live dito sa Jesus Comfy Church. Nandito na po tayo sa Word of God. And pinag-uusapan po natin for this whole week yung grace ni Lord. Sabihin mo lang, grace. Ayan, siguro ang pangalan mo, Grace, praise the Lord. And it reminds you every day na araw-araw may grasya ang Panginoon. Pag-usapan natin tonight is the grace to give. Grace of giving. Pagbibigay. Pero bago tayo magsimula, given a chance, given the resources, okay? Ikaw ngayon, meron ka ngayong na-receive na letter. At sabi sa letter na ito, ikaw na nanonood ng kikinig, ang sabi rito, bibisitahin mo ang presidente ng Pilipinas. Ayan, wow, maganda yan ah. Meron kang meeting kay President Duterte. Ayan, praise the Lord. At sa pagpunta mo doon, nire-require ka na magdala ka ng gift, no? Ano kaya yung pwede mong regalo sa kanya? Kaya meron kang gustong, meron kang meeting kay President. Presidente ng Pilipinas, makakausap ko? Ano pag-uusapan namin? Mamaya na yon.
Pero kailangan, bago ka makarating doon, ano kaya yung gift na pwede mong ibigay sa kanya? Ano yung mga dadalhin mo? Okay? Ikaw as a person, estudyante ka, ikaw ay nanay, nagtatrabaho, ikaw ay isang teacher, o ikaw ay isang professional, alam mo yun, basketball player, ano kaya yung pwede mong bigay sa Panginoon? O kaya sa ating presidente? Okay, Sinovac. Grabe naman kayo, ha? O, di bale, wala naman yan. Okay lang yan. Hindi yan masyadong malaking issue. Okay, ano, Bible. Okay, thank you Lord sa mga sagot. O, President, itong Bible. Okay, basahin mo. Kaya mo kayo sabihin yun? Amen. Dapat, di ba? May katapangan tayo. Okay? Letter ng speech. Okay? Okay? Yung iba, talagang may mga pinanghuhugutan kayo. Okay? Memo plus gold. Bible ang ibibigay ko. Well, ito yung gift natin sa kanya. Remember, you are having a meeting with the President of the Philippines. Diba, kumbaga parang itong meeting na ito, eh, hindi lahat po nagkakaroon ng ganitong pagkakataon na makita at impersonal, makausap ang presidente. At alam niyo, talagang yung regalo, importante yun. Doon ka minsan naaalala eh, diba? Talagang napakaganda nitong pagkakataon na ito eh. President, ang regalo ko sa iyo ay isang panalangin. Diba? Powerful yan. Thank you, Lord, diba? Maganda yun, maipag-pray mo yung presidente. Kasi po, pag-uusapan natin bilang sa pag-aaral natin dito sa grace ng ating Panginoon. Well, our God is greater than the president. And every day in our lives, God is blessing us. God is giving us things that we need. Minsan hindi nga natin napapanalangin, ipinagkakaloob ng Diyos. Minsan may pagkakataon na nakalimutan mo ipag-pray to, pero nandun ang Panginoon para ibigay sa'yo. Well, we always have a meeting with God. At kapag tayo po ay nagkaroon ng pangunawa na yung Diyos natin ay dakila at karapat dapat, hindi na tayo mahihirapan na magbigay pa sa kanya. Hindi na tayo mahihirapan at nag-aalangan pa tayo na, Lord, teka, magbibigay ba ako? Eh, para bang unahin ko na yung sarili ko? No, we are meeting with the King of Kings and the Lord of Lords, the Creator of Heaven and Earth, the Commanding King of Kings, the Captain of our Salvation. Talagang, alam mo yun, pag magbibigay ka sa Kanya, we want to give the best to the Lord. Tama po ba? Because ito yung pag-uusapan natin, isa sa mga tinuro po ng Biblia sa atin, itong si Pablo, kanyang mga letter sa mga taga-Korinto. Itong church ng Corinth, ano sila, well off sila, meron silang kakayahang magbigay. Meron silang, ano yun, talagang resources para magbigay. So, nga lang ang problema, medyo tikom ang kanilang mga kamay. Alright, kaya ito yung isang encouragement na meron siyang sinabi na church dito, itong Macedonia. Sabi niya, nais namin na malaman nyo, kayo mga nasa Korinto, na ang ipinakita na kagandahang loob ng Diyos sa iglesia ng Macedonia. So, sinimulan niya po yung letter na atong grace of God sa Macedonian Church, gusto ko makita nyo kayong mga mananampalataya. And I believe this word tells us, mga kapatid, na yung grace lamang ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng lakas at pagtitiwala na magbigay sa Panginoon. Kasi may problema itong Macedonian Church. Sabi mo, may problema. Gaya natin, may problema silang pinansyal. Meron ka bang problema ang pinansyal? Meron problema itong church na ito. And it teaches us na ang mga church, hindi lang lahat ng mga mananampalataya ni Lord, mayaman agad eh. Di ba yung pagkakataon, yung ibang naghihirap eh. Siguro yung ngayon, ikaw nanonood, nakikinig ka, Pastor, kapos kami. Pastor, talagang yung budget, talagang sobrang limited. Wala pa yung ina-expect namin, yung nagpapadala sa amin, di pa nagpapadala. Yung trabaho ko, araw ng trabaho, nabawasan. Yung kita sa business, medyo nabawasan, humina, Pastor. Medyo tight kami. At itong Macedonian Church, tight din sila, pero matindi yung kanilang paghihikahos. Kasi sabi rin sa verse 2, dumana sila ng matinding kahirapan. So, kumbaga, meron talagang panahon na nagkaroon ng kasalatan itong Macedonian Church na ito. At sabi rito, ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ikaw ba ay nasusubok sa area ng pananalapi? Lord, ang mirap naman ito. Kailan ba kami makakaahon sa mga utang? Kailan ba kami makakaahon sa kahirapan? Lord, kailan ba ito mababayaran itong mga bills na ito? Patong-patong! I don't know, but if you're listening and watching, if this is your situation, hindi po yan bago. Even ikaw ay mananampalataya na, dumaranas po ng
kahirapan at nakakaroon ng mga pagsubok at sabi mahigpit. But listen to this, this is the grace of God. Ito yung grasya ng Panginoon eh. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila. Pero ba mga masasaya dyan? Kahit na may mga kahirapan, may mga problema, may mga bayaran, patong-patong ang utang, mga dapat gawin at bayaran. Woo! Masaya pa rin ako, Pastor. Uy, wow, that's one point. Parang Church ng Macedonia. That is the grace of God sa buhay natin. Pero yung kanilang kasiyahan, masayang masaya rin sila, Panginoon, pa rin sila, at bukas ang palad sa pagbibigay. Sa pagbibigay, masaya po sila at bukas ang kanilang palad sa pagbibigay. Alam mo yun, mga kapatid, kahit na dumaranas ng matinding kahirapan, mahigpit yung pagsubok na ito sa kanila, sabi nga nung Amplified Version, sabi rito, it's a severe distress. Sobra. Pero sabi doon, because of the grace of God, dahil sa grasya ng Panginoon, it's awakening in them. Alam mo yun, nag-i-stir up. Gusto nila. Ano yung gusto nila? Gusto nila na mag-contribute. Gusto nila na magbigay at tumulong sa mga naghihirap pa. Well, minsan parang ang thinking ng tao, di ba? Although siguro naisip mo na, tutulong, magbibigay pa ako eh, naghihirap na nga ako. Ako pa ba eh talagang dapat magbigay? Eh samantala, nangangailangan din naman ako. Pero ang sabi dito sa verse 3, hindi sila pinilit mga kapatid. Sila'y kusang loob na nagbigay. Wow, that's kusang loob. Hindi pa yan ha? Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya. So si Pablo, nag-iisip siya, no, magkano kayang may bibigay nito? May mga problema, may mga bayarin to eh. Pero ang sabi niya rito sa letter niya, wow, willingly, hindi na sila pinilit. Yung ibang mga tao, kailangan mo pa, di ba, pagkakain kayo sa labas, magbabayaran na, hindi ko alam, yung mga kasama niyo sa bahay, nagtatrabaho, pag nandiyan na yung Meralco, parang kailangan mo pang tutukan, o ikaw na magbayar, nasa yung pambayad mo ng tubig? Sana yung pambayad mo ng Meralco? Sana yung pambayad mo pambili ng bigas? Parang minsan kailangan nagkakagulo kayo pagbayaran eh. Di ba? Pero syempre, hindi ko yun, may kilala ka lang. Na alam mo yung pag, ang hirap magbigay. Tikom na tikom yung kamay, lalo na pag mga bayaran na, pag singilan na. Pero ito, napakabuti ng Panginoon. And this is the grace. Ito yung grace eh. Kapag may grasya ang Diyos, kahit naghihirap ka, kahit parang may mga experience ka na naghihirap ka, kulang, kusang loob ka pa rin nagbibigay. O, ito tulong ko. Ito para kay Lord. Amen? Amen. Sabi rito, hindi lang sa abot ng kanilang kaya. Sabi niya, kundi higit pa. Wow, praise God. Hindi po kayang gawin ito ng isang natural na tao. Na isang tao na nagfa-function sa laman. Kapag ikaw ay natural na tao, you think naturally, logically, lagi ka nagko-compute, kapag binigay ko to kulang, hindi ako magbibigay. Because you're thinking on the natural. You do not work in the spiritual. But the grace of God, it blesses us and it empowers us not to think on the natural, but work and obey in the Spirit, in the Word of God. Because we know that God is Spirit and God will bless us in the ways of His kingdom. Meron po siyang pamamaraan eh. Kasi kapag nag-iisip tayo natural, pambayto ng kento, wala na matitira, wala bibigay, paano bibigay ko? Because we are thinking in the natural. Pero kapag merong grace ang Lord sa buhay mo, talagang, alam mo, yung grace na yun, ini-empower ka niya to give. That's the grace of God. Grasya ng Panginoon. Paano ka pa nakapagbibigay eh? Wala nga trabaho, nagbibigay ka pa. That is the grace of God. Sabi ni Pablo, alam ko to eh. At ito pa, napakaganda sa kanilang pagiging willing. Mahigpit nila ipinakausap sa amin na sila ibigyan ng pagkakataong makatulong. Wow. Sa mga kapatid na nangangailangan. Sila pa mismo naging representative. Volunteer ako! Bigayan! Sino magbibigay? Taas kamay yung mga Macedonian church. Alam mo yun? It teaches us na sa buhay natin, itong mga Macedonian church, meron sila na dapat nating matutunan. Ano meron dito sa church na to na kahit naghihirap, very willing pa rin sa pagsunod sa Panginoon, especially in the area of money. Sabi dito, higit pa sa inaasahan namin sa verse 5, ito yung kanilang ginawa. Bakit nakakapagbigay pa din to? Bakit sila ay patuloy pa rin sa pagtulong? Bakit sila ay talagang, alam mo yun, very willing to obey the Lord in the area of giving? Sabi sa verse 5,
at higit pa sa inaasahan namin. Ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon. Wow, that is it's a wonderful statement and it's truth sa ating mga buhay. Kung talagang binigay mo na yung sarili mo sa Panginoon, si Lord na yung master mo. Kapag sinabi ng master mo, nung king mo, tinatawag mo siyang Lord, magbigay ka, magbibigay ka. Wala kang excuses, wala kang reasoning. Because God, you are obeying your king. God is your king, God is your master, and you will follow him kung ano sinasabi niya. Sabi doon, at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. So sinasabi dito ni Pablo na kayong mga taga-Korinto, kayong mga nahihirapan sa pagbibigay, kailangan nyo ng grasya ng Diyos sa inyong buhay para matuto kayo magbigay. I don't know about you, but there are people watching and listening na parang tikom na tikom ang kamay kasi, alam mo yun, hindi nila masyado maunawaan ang kapangyarihan ng pagsunod sa pagbibigay sa Panginoon. But right now, ito yung sinasabi sa verse 7, masagana kayo sa lahat ng bagay. Sa pananampalataya, may faith ka kay Lord, that's good. Sa pagpapahayag, nag-share ka, that's good. Sa kaalaman, natutuklasan mo ang patungkol sa Diyos, amen. Sa kapagsipagan at sa inyong pag-iibig sa amin, wow, that's good. Pero sabi niya, sikapin ninyo na maging masagana rin sa pagkakawang gawang ito. Sabi niya rito, sikapin ninyong masagana rin sa pagkakawang gawang ito. Sabi niya, kung paano ka nananampalataya, kung paano ka talagang umiibig, nagsishare ng word. Sabi niya, grow also in the grace of giving. Siguro ito yung kailangan nating i-work out, yung pagbibigay natin. I don't know, but maybe God is touching you and speaking to you na, oh nga no, dito talaga ako medyo na nanghihina eh, kapag bigay eh. Pag faith, I believe in faith, kapag praise and worship, kapag blessing, go na go ako dyan sa mga gawain. But when it comes to giving, sabi dito, let us work it out. And sa buhay natin, hindi po natin to kaya sa sarili lang natin. Pipilitin mo sarili mo, hindi mo kaya. Kailangan mo ang grasya ng Panginoon. And God is generous, He's giving us this grace para tayo ay matutong magbigay. Sabi niya dito sa verse 8, hindi sa inuutusan ko kayo. Ayan. Diba? Inaknikin niya. Hindi dahil pilipilit kita ha. Sabi rito, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba para maipakita rin ninyo sa amin ang tunay ninyong pagmamahal. Napakaganda nito kasi ang tunay pong nagmamahal, nagbibigayan. Yung isa's expression ng love is for us to give. Hindi pwedeng nagmamahal ka pero hindi ka naman nagbibigay. Kasi ang tunay na nagmamahal, nagbibigay. At yung pagmamahal na nagbibigay, unang-unang makikita natin yan sa Diyos eh. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nag-iisa na lang yun. Mawawala na siya. Ibinigay niya pa sa atin. Tama po ba? Alam nyo, sa buhay natin, ganun din eh. Kung tunay nating minamahal ang Diyos, kung tunay tayo may ibig sa Panginoon, when God calls us into the ministry of giving, Lord, dahil mahal kita, kaya ako magbibigay. And I pray that that will be our motivation. Yung Lord, mahal kita eh. Diba, yung nanay nga, diba, may mga pagkakataon na gagawin mo lahat para maibigay lang yung gustong regalo ng anak mo. Yung tatay, nagtatrabaho, nag-OT para maibigay yung pangangailangan ng yung pamilya. Why? Because of love. Ganun din sa Diyos. Mahal ba natin ang Diyos? Nagmamahal ka ba sa Panginoon? Are you giving to God? Pwede po tayo magbigay sa Panginoon eh. At yung pagbibigay natin sa Panginoon through His church, lalo pong napapalaganap yung kanyang salita. Sabi niya rito, alam niyo, sabi niya, para maipakita ninyo sa amin ang tunay, na tunay ang inyong pagmamahal. So, mayroong mga tunay na hindi nagmamahal sa Diyos. Pero praise the Lord, ba dahil may mga tunay na nagmamahal sa Panginoon na nanonood ngayon. And itong mga tao na ito talaga nagbibigay sa gawain ng Lord. Hindi lang tayo nagmamahal sa salita, pinapakita natin saan? Sa gawa. And bakit magbibigay sa church? Pwede bang itulong na lang sa kapwa? Pwede naman! Pero kasi kapag tumulong ka sa kapwa, alam mo yon, sino bang naitataas doon? Tayo, yung pangalan natin? Hindi masama yon. Pero kapag nagpasalamat sila, tinulungan mo sila, sasabihin mo, salamat sa Diyos. And you know, I love when the church is working through our charity works, nagbibigay tayo ng mga groceries, ng mga support, mga
alam mo yun, mga ayuda ba? Okay, bigas, okay? Praise the Lord. Kasi every time we give, and kapag alam nilang galing sa church, alam nila na si Lord may bigay niyan. Yan ay grasya ng Diyos na dumadaloy. Ito ay tulong ng Panginoon sa atin. Amen? Bakit? Pinakita dito sa verse 9, sapagkat alam nyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoon Jesucristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpakadukha siya dito sa mundo alang-alang sa atin. Para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, maging mayaman tayo. Sabi niya sa verse 12, sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. Hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi niyo kaya. Tingin ka rito, kapag magbibigay tayo sa Panginoon, hindi ka niya ire-require ng hindi mo kayang ibigay. Meron kang ibibigay sa Kanya at yun yung tinatawag niya sa'yo, yun yung sinasabi niya sa'yo, at kapag nagbibigay ka, alam mo, ibig sabihin, he has given you, may binigay siya sa'yo. Hindi ka niya ire-require ng wala siyang ibibigay sa inyo. And sa ating mga buhay, meron ka, may blessing ka kay Lord. May blessing ka kay Lord. Marami po tayong blessing kay Lord. And yun, hindi natin pwedeng sabihin, Lord, wala eh. Lord, kulang eh. Lord, wala eh. Meron siyang binigay. At sabi dito, hindi niya kayo pinagbibigay na hindi niyo kaya. Kaya mo yan. Kailangan mo lang ng grasya ng Panginoon. Why does God wants me to give to Him when He owns everything? Why does God wants me to give when He owns the heaven and earth? Alam niya naman yun. Sa Kanya naman lahat eh. Actually, para sa atin din ito. Because God wants us to be a blessing to many. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9, 10 to 11, gusto ni Lord maging channel ka ng blessing. Gusto mo ba yon? Maging pagpapala ka pa sa marami? Sabi rito, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itinatanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi. At magpapalagong nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Sinasabi ng verse na ito na binibigay sa inyo ni Lord ng dalawang bagay. Yung binhi or seed, o tinapay, bread, para kainin. Yung binhi, hindi yung kinakain. Yung seed, tinatanim yun. Ibig sabihin, there's an amount in our life na kailangan ibigay natin. At yun yung binhi, pagbibigay, pagtatanim. Yung bread, kakainin mo yun. Maraming pagkakataon, nagkakamali tayo na lahat kinakain natin. Kasama na yung binhi. Hindi, mga kapatid, merong portion. Sa mga blessings, sa sweldo, sa kita ng business mo, sa kita ng mga produkto mo, meron dyan portion, ang tawag doon yung seeds. Pagbibigay yung pagtatanim. Tingin ka rito, alam nyo sagot eh. Ano ang tutubo at mas lalong darami? Yung tinapay na kinain o yung binhing itinanim? Yan, syempre, binhing tinanim. Yung tinapay, wala na yun, madudumi mo na yun eh. Huwag natin kainin yung binhi, itanim natin. Sabi dito ng Panginoon, in verse 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Paano tayo magiging masagana? Paano dadami yung binigay ni Lord sa atin kung kinain natin lahat? Paano dadami yung binigay ni Lord sa atin kung kakainin natin yung lahat? May seed. Magtanim ka sa binigay sa'yo. At yung tinanim mo, sabi doon, yun yung gagamitin ni Lord para tayo'y maging masagana sa lahat ng bagay para mas marami pa tayong matulungan. Nakakatuwa yung power ng seed, di ba? Yung pagbibigay, yung pagtatanim. Kasi konti lang tinanim mo, pero ang daming bunga. Ganun yung principle na itinuturo sa atin ng Panginoon. And minsan sa prayer natin, di ba, Lord, tulungan niyo po ako, bigyan niyo na po yung sapat sa amin, makakain lang kami 3-5 besang araw, ayos na po yun, basta may kalusugan kami. Hindi naman masama yung prayer na just enough. Hindi masama yung prayer na, Lord, sakto lang. At sa mga parang tinuturuan tayo maging contento, or, di ba? Parang, wow, Lord, talaga namang napaka-humble nito, But you know what? Can we adjust? Kasi may mga tao pong nangangailangan. Amen? Ito, ipag-pray natin. We do not just pray for enough. We pray for more than enough para maging blessing tayo sa marami. Lord, pagparain niyo po ako, Panginoon, ng mas marami pa para maging pagpapala ko sa gawain mo, sa mga kapamilya ko, makapagbibigay ako. Lord, let's pray for harvest, Lord Jesus. Parabihin niyo po yung mga binibigay ko para maging blessing ako, maging pagpapala ako sa mas marami pang mga tao. Pero paano tayo makakapag-harvest? Paano ka aani? Very simple. Kailangan mong itanim. Sabi sa Kawikaan chapter 11, 24 to 26,
ang taong mapagbigay. Remember that verse in Proverbs. Ang nagsasalita po dito, ang pinakamayamang hari sa kanyang panahon, si Haring Solomon. Ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikumang kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Well, giving it makes us open to receive and be blessed by the Lord. Hindi ito sa laki ng binibigay eh. Kasi hindi tayo ire-record ni Lord ng wala naman tayo. But I'm telling you nga, meron tayong blessing galing sa Panginoon. Ang kailangan lang natin gawin, just sow. Just give. Just give. There's one thing in our life that is holding us. That is, alam mo yun, pumipigil sa buhay natin. Bakit hindi tayo nagiging mapagbigay? Alam nyo kung ano yun? Yung takot. Yung takot na mawalan, takot na magkulang. Maybe ikaw natatakot ka, paano pag nagbigay ako? Paano pag nagkulang ako? That's fear. And fear, ito po yung kabaliktaran ng pagtitiwala. Because we do not trust the Lord. But right now, I pray in the name of Jesus na aalisin ni Lord ang takot sa puso't isipan mo at papalitan niya ng pananampalataya na magtitiwala ka na ikay magbibigay kahit may mga pangangailangan ka, kahit may kulang, kahit may mga babayaran ka pa, magbibigay ka dahil nagtitiwala ka that God is able to provide for you and He will make you a blessing, He will increase you, and He will give you a maximum harvest. We just need to trust the Lord. Totoo naman eh, Pastor, kulang eh. Ang hirap po magbigay. Madaling magbigay kapag maraming sobra. Pero ito nga yung challenge. Kaya nga yung Macedonian Church may grace ni Lord. Hindi sila makapagbibigay sa kanilang mga sarili lamang. And right now, we're experiencing a pandemic, a low economy, iba na wala ng trabaho, business mahina. Well, dito mag-work yung grace ni Lord na magbibigay pa rin tayo dahil sa kanyang grasya na nag-uumapaw sa atin. At yung takot aalisin ng Panginoon. And God will provide for you. I want to tell you a verse in Philippians chapter 4 verse 19. Sabi rito, buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niyang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa lahat po ng mga tao na nagtitiwala sa Panginoon, tandaan mo to, yung yaman ng Panginoon hindi yan nauubos. Yung yaman ng Panginoon hindi kailanman mauubos. And when we have unlimited source, hindi ba dapat pagtiwalaan natin yun? Pagtiwalaan natin ang Panginoon sapagkat hindi nauubos ang kanyang kayamanan. Kailangan lang natin gawin. Let us just follow and obey the Lord in the area of forgiving. Sumunod ka at mararanasan mo ang kanyang masaganang pagpapala. Sabi ni Jesus, hustong takal, siksikliglig, at umaapaw. A question for us, are you honoring the Lord with your wealth? Sa yaman na binibigay sa iyo ng Panginoon. Nakalungkot man, pero we lost loved ones because of COVID-19. Manawalan po kami ng mahal sa buhay. And nung mga balitan dumating na yon, na-realize namin na lahat ng bagay iwanan natin dito. At habang tayo buhay pa, binibigyan tayo ng pagkakataon na i-honor si Lord, mag-invest sa langit. Iwanan mo lahat yan. Ilang taon ka na ngayon? Sabihin mo, bata ka pa, you want to enjoy it? But you just enjoy it for ilang years. You know, no one knows, no one can tell. Kaya napakaganda na mag-invest tayo sa Panginoon. Mag-invest tayo sa kanyang kaharian. Yung giving, hindi to natural sa atin eh. Kasi makasalanan tayo. Ang isip natin kapag nagbibigay tayo, nababawasan tayo. And that is the time that we need the grace of God. Lord, give me the grace na hindi ako mag-isip ng subtraction, ang iisipin ko multiplication. Amen? Ang isipin ko, hindi subtraction, kundi Lord, investment. Hindi to gastos, Lord, ito yung investment. Every time I give to you, I follow you in my tithes and offering. Lord, I am investing. Lord, and I pray that you will enable us, equip us by your grace for us to be faithful in our giving. If you're that person tonight na sasabi, Lord, gusto ko po maging blessing. Lord, gusto ko po mas maging blessing sa mas marami. I want you to
Just join me in this prayer. Father, we thank you, we bless you. Thank you for your word. Narito na po, Panginoon, ang isang principle, pamamaraan mo kung paano kami magiging masagana. At ang yaman mo hindi nauubos. Ang pamamaraan mo hindi namin pamamaraan. Higit sa aming mga kaisipan ang iyong kaisipan. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami magtiwala sa iyo. Aalisin mo, Lord, ang lahat ng takot na magkulang, takot na mawalan. Tulungan mo ang aming mga puso. Give us this grace for us to give, to be generous in our giving. Baguhin niyo po yung puso namin, Panginoon. At dito susunod, magbabago na yung laman ng wallet namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga hindi pagbibigay, sa pagkukulang, sa hindi naming pag-honor sa iyo sa aming kayamanan. And if you're that person tonight, you want to be a blessing, you need the grace of God for you to give and follow the Lord faithfully. At yung grace na yun, dumating na sa mundong ito, ibinigay na sa atin. He is Jesus Christ, and let us receive Jesus sa ating mga buhay para tutulungan niya tayo sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu na makasunod sa Diyos sa pagbibigay. Samahan niyo kaming manalangin. Let's go sa eyes and bow our heads. And if you're that person, sabihin mo itong prayer na ito. Galing sa puso mo, kapatid. Bigkasin ang iyong bibig, sabihin mo, Panginoong Jesus, patawad po. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Lord, patawarin mo ko, hindi ako nagtitiwala sa iyo. Patawad, Lord, nagkulang ako sa iyo. Hindi ako sumusunod. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko po yung puso ko. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad, sa pagmamahal, at sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po ang iyong kagandahang loob upang ako'y makasunod sa iyo. Salamat po, Panginoon, lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Kapatid, if you pray that prayer, we believe God has blessed you with His grace and pinatawad ka na ni Lord sa lahat ng mga kasalanan mo. God has given you right now a fresh start, bagong simula itong gabi na ito sa iyo. And right now, God has blessed you with a job. God has blessed you in finances, in your business. May mga investment ka, nasa stocks, andyan at may mga dumarating nagpapadala sa iyo. God wants you to honor Him in your giving, in your wealth. Lahat ng ito, mga kapatid, ibigyan tayo ng pagkakataon na magtanim, magbigay sa karya ng Lord. And we invite you to join us in this Kingdom Partner Ministry. Nariyan po yung ating mga numbers. Join us and let us be part. Lord, salamat po. I want to be a blessing. Gusto ko po ng masaganang ani. Magtanim tayo. And right now, God is telling you, is speaking to you to give. Praise the Lord sa buhay mo, kapatid. And we pray for a maximum harvest. Simulan mo. Sumunod ka sa pagbibigay. Sumunod ka. Sigurado mararanasan mo ang pagpapala ng Panginoon. He will never fail. Hindi nauubos ang kayamanan niya. Amen? Salamat sa Diyos. Patuloy po ang panalangin natin. 5 minuto, tapos na tayo. Pero patuloy tayong manalangin. Sa ating mga kapatid, kamag-anak, na kailangan ng kagalingan, maaaring ito ay spiritual healing for the brokenhearted, physical healing. Let us pray. Let us ask the Lord's power, His grace, to sustain us. His grace to sanctify us. His grace for us to be healed. Sabayan niyo po kami, banggitin niyo yung kanilang mga pangalan sa mga taong may sakit. Panginoon, maraming salamat sa iyong grasya. Thank you for this word, Lord. Tunay nga po na ikaw nagmamay-ari ng lahat at lahat ng nasa mundo ay sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, na makasunod sa iyong grasya, na makapagbigay, makasunod sa pagbabayad ng ikaw po sa aming mga tithes and offering. Help us to honor you with our wealth. Maring kami may trabaho, sumisweldo. Lord, maraming bayarin, maraming mga pangangailangan, hindi naman po talaga nauubos. Pero Lord, tulungan mo kami makasunod sa iyo. Sa gayon, mapupunuan ng mga pangangailangan namin. Maaring may business, we're praying for increase. But Lord, help us to honor you sa mga income na dumarating, sa mga blessings, sa mga profit, Lord. Babalik namin ang para sa iyo. Tulungan niyo po, Lord, ang iyong
mga anak na nakikinig ngayon na kami po ay makasunod sa area ng pagbibigay. Tinatanggap po namin ang grasya po sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa Espiritu Santo na tutulong sa amin. Lord, we pray sa mga kapatid namin na may karamdaman, pneumonia, COVID-19, cancer, tumor, mga bukol na tumubo, sakit sa dugo, sa likuran, sa baga. Right now, I'm declaring the word of God to your life. Isaiah 53 verse 5 says, by His stripes, we are healed. Kaya sa pamamagitan ng mga latay ng ating Panginoong Hesukristo, tanggapin mo ang kagalingan. Lahat ng mga sakit, disease, virus, inaalis namin, inuutusan sa pangalan ni Jesus. Lumaya sa iyong katawan. Tanggapin mo ang kagalingan. Mga taong nagdadalamhati sa kawalan ng mga mahal sa buhay, Panginoon, ipadala niyo po ang aliw na nanggagaling sa Espiritu Santo. Yakapin niyo po kami ng pagmamahal. Yakapin niyo po kami, Panginoon, ng iyong presensya. Salamat po sa kapayapaan, sa kagalingan sa aming mga puso. Ikaw ang magbibigay ng kagalingan at ilumin ang aming mga sugat, Panginoon. Marami pong salamat. Ganon din sa mga naguguluhan, nakakaranas ng depresyon, sa hindi alam ang kanyang direksyon sa buhay. Lord, give them a sense of purpose. Give their life meaning through the power of your word and your spirit. Salamat po sa kapayapaan, Panginoon. Sa kagalingan, we declare it over everyone sa mga nasa facility. Ikaw ay dinala sa isang quarantine facility. Ikaw ay nasa tahanan, nasa hospital bed, nasa ICU. In the name of Jesus, we declare the healing of God upon your bodies. God has given you new life, a new opportunity. Maglingkod ka sa Diyos. I-honor mo si Lord sa iyong buhay. Maraming salamat, Panginoon. Tinatanggap po namin ang kagalingan, ang kapayapaan, ang kasaganahan, ang mga ani sa mga itinatanim. Tinatanggap namin ang iyong grasya na makasunod kami sa pagbibigay. Maraming salamat, Lord. Lahat ng ito, tinatanggap namin sa makapangyarihan, pangalan ng aming Panginoon, Panginoong Jesus. Sa pangalan ni Jesus, amen, 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 amen. Praise the Lord, we receive it. Kapatid, if you pray that prayer, we believe God hears us. And God is sending you His healing. He's sending you His love, His presence, His peace. Tanggapin mo yun. Sabi mo, I receive the peace. I receive the healing in Jesus' name. We believe God hears us and He answers. Kailangan lang natin magpatuloy na maniwala, patuloy na manalangin, at higit sa lahat, patuloy tayong maghintay sa Kanyang panahon, sa Kanyang kalooban. Amen. Praise God. Thank you sa ating mga kapatid na patuloy na nag-share ng itong live video. Praise the Lord sa buhay ng bawat isa. God bless you. Sa ating mga faithful kingdom partners, sa mga sisimula pa lang magbigay, praise the Lord sa buhay ninyo. And that's the start of God blessing you in your life, giving you maximum harvest sa lahat ng gawa ng kamay mo. Let the Lord bless you. Sabay-sabay tayo. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Sigaw mo, power is in you, Messiah, Jesus Christ, yon, the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you, Jesus, for the grace to give. Salamat sa Panginoon. Thank you for joining us on our OPM online prayer meeting live in Jesus Comfy Church. Mondays to Fridays, alas 7 hanggang alas 8. Ako si Pastor Ruban. God bless you, mga kapatid. Have a great night. See you again.